Fresh Your Hunting Weekend, mga katiyats. Narito kami ngayon sa isang napakataas na bundok. Sa lugar na ito, tayo ay naimbitahan ng ating katiyats na bisitahin ang kanyang lugar kasi meron siyang nakitang napaka microscopic na mga sign sa bato ayon sa kanya. At yan ang nating kumpirmahin kung ito ba talaga ay gawa ng tao na marka or gawa ng kalikasan. Habang kami ay naglalakbay, paakyat sa dalawang bundok yata ito ang aming nalampasan ay sa unahan ito ay meron akong napansin na isang marker. Pero bago tayo magpatuloy, ako nga pala ay mag-shout out muna sa lahat ng aking katrupa na kasama diyan. Salamat sa inyong lahat mga katiyats, lalo na sa nagdadala ng mga gamit at tubig kasi ang bigat niyan at napakainit ng temperatura dito. At sa ating sponsor, maraming salamat sa paghatid sa atin dyan gamit ang kanilang sasakyan. Okay, so narito na kami sa tuktok ng bundok na ito. At ito ay umpisa na namin hanapin ang sinasabing marker. Alright mga katiyats, ito ang sinasabi kong marker. Ito ay surface trail marker ito. Hugis isda at ano nga bang kahulugan ito? Okay mga katiyats, ito ay isang STM or surface trail marker na matagpuan natin sa lupa. Ang isda, ang kahulugan nito ay kapag nakatingin ito sa dagat or sa creek or sa river, ang ibig sabihin, ang item ay nasa tubigan or nasa gilid ng creek or ng river sa banda na mayroong tubig. Kaya nilalagyan nila yan ng hugis isda na trail marker. Ito yung kanyang mata. Okay, at meron siyang bibig. Ito. So siya nga ay isda. At ang paghanap niyan ay of course tingnan kung saan nakaharap ito. At sa unahan niyan, sa di kalayuan ay merong creek. Pwedeng dried creek na yan, wala ng tubig. At pwede rin meron pa rin tubig na mga creek. Okay, kasi matagal naman na inilagay ang trail surface na yan. Baka nagbago na ang topography ng lupa sa tagal ng panahon. Okay, so yan ang ating unang natagpuan. Ang surface trail marker na hugis isda. So, ibig sabihin, ang lugar na ito ay mayroon itong nagkalat na mga ganyan na surface trail marker at nag-point yan sa isang lugar lamang. At minsan, ang isda ay binaliktad yan. Imbis na yung mukha niya ang nakaharap, minsan ang kahulugan yan ay yung kanyang tail, itong dito. Kasi yan ang matulis, pwedeng yan ang nakaharap doon sa item. At di sa kalayuan ito, itong sign na ito, nasa 10 meters and nandoon ang bato na mayroong napakaliit. Itong tinatawag ko na microscopic treasure marker. Yun ang ating puntahan ngayon. Alright mga katiyats, ito yung marker. Tinatawag natin ito na stone map kasi napakaliit ng mga detalye na meron dyan. At kung hindi mo yan gamitan ng magnifying glass, ay hindi mo makikita na meron palang mga marka dyan.
Right, mga katiyats, ito yung close up ng tinatawag ko na microscopic marker na kung saan merong visible dito na dalawang marka. Ito yung reverse arrow ng Yamashita Treasures. Nagaganyan ang kanyang design at merong dot na malalim. Okay? At dito ay meron ding isang ano din ito, tinatawag natin na arrow. Pointer din yan to directions of digging spot. At itong iba rito sa baba ay hindi na natin masyadong ma-confirm kung ito pa ba ay mga kasama sa disenyo ng stone map na ito. Pero itong dalawa lang dito, itong mga pinakaklaro na direksyon. Okay, ang ganitong katulad nito ng mga arrow, halimbawa ganyan, na maraming mga buntot na ganyan, pero maliit lang na mga arrow, karamihan yan ay 1 to 4 meters lamang ang distansya galing sa bato, malapit lang talaga yan, kaya maliit siya at sinadyang maliit yan para hindi ganong makita. At ang tanging nakakaalam lang niyan ay ang taong nagdadala ng mapa ng treasure site na yan. Yan ang hahanapin niya, bato, at gagamitan niya yan ng brush tulad ng ginawa namin kanina para matanggal yung lumot at makikita natin ang nakalagay diyan na marka. In this case, dalawang arrow. Okay, ngayon, paano ba natin yan? Ano bang ibig sabihin yan? Paano ba natin hanapin ang item? Okay, so, itong short arrow, ito'y reverse. Hindi ito papunta sa itaas. Ito'y papunta sa baba. Sabi ko na kanina, nasa likod lang yan o gilid ng bato. At meron lamang yan distansya. Pwedeng dumidistansya lang yan ng 1 meter up to 4 meters lamang ang layo galing sa bato. Kaya halimbawa, ito yung 4 meters at dito yung 1 at dito yung bato na mayroong marka, itong bato dito. So yan lang ang paghukay, mga katiyats. Test dig lamang sa gilid niyan. Okay, at itong isa namang marker dito, isang arrow ay papunta ito dito. At medyo malayo siya kasi mas mahaba siya. Sa estimate ko ay nasa 5 inch ito or 4 inches. So ibig sabihin nasa 4 to 5 meters ang bandang kanan na distansya ng digging spot. So banda rito 4 to 5 meters ikaw ay nakaharap diyan sa bato. Okay, mga katiyats, so kahit wala tayong kagamitan na i-detect dyan, ay pwede kayong mag-try, okay? Paghukay without detectors, without itong tools for finding treasures like scanners. Kasi alam nyo naman, ang mga talagang nakakuha ng treasure ay walang mga gamit yun. Ang totoong mga nakakuha niyan ay by accident. Halimbawa, naghukay ng septic tank, naghukay ng poste ng kanyang bahay sa lalim na 2 to 3 meters ay natagpuan nila ang mga yan, ang mga giveaways na nasa mababaw lamang ang pagkabaon na katulad sa mga marka dito. Okay, so patuloy tayo. At dito ay nilibot namin ang palibot ng bato na ito para maghanap ng iba pang mga signs o mga marker. Sa banda rito ay parang mayroong sun at yan ay automatic na nakaharap sa east. So sa kanyang mga symbols ay puntahan nyo ang east at ang distansya ay bilangin lamang ang sun rays. Halimbawa, yun ay may 5 sun rays. Therefore, 5 hakbang or 5 meters ang gagawin pag-track ng treasure going to east at doon maghukay ng inyong test dig na 2 meters deep.
Okay, at di sa kalayuan, sa gilid lamang ng malaking bato na mayroong microscopic marker, ay mayroong dalawang arrowhead. Okay, at isa lang ang tinuturo niyan, ang east pa rin na tinuturo ng sign na sun. Kaya pwedeng merong nakabaon sa bandang east sa layo na 4 to 5 meters, kasi sa distansya na yun ay merong mga bato doon na nakaumbok na mga big boulders. At kung napansin nyo kanina, yung hinawakan ni Pendulum Man na bato ay merong mga parang maliliit na squares. Pwede yon ang dami ng gold bars or treasure box na nariyan. Yan ang parang sun rays. Meron lamang siya maliit na tundok sa gitna at merong limang rays. Nakaharap yan sa east at hindi gaano siyang intricate na paggagawa. Parang nature lamang, pero walang masama kung tingnan natin ang harapan nito, ang east. Okay, kasi merong naka-pile doon na mga boulders sa unahan nito sa kanyang harapan. Kaya yun ang ating tingnan ngayon para makita niyo, mga kati. At siyang tinuro ko ay nandyan ang boulders na nakapatong-patong dyan. So ayan, yan na yung mga katiets ang sinabi ko. At ang lupa dyan ay parang may depression, parang nag-bar down ang lupa dyan. Ayan, at meron pang parang butas, parang bent hole. Sa portion na ito ay meron na naman akong nakitang dalawang arrowhead ay nakapoint ito sa east, doon sa sinasabi ko na tinuturo ng sun rays yung merong mga nakapatong-patong na boulders. Ayan, si Pendulum Man ay sinisiyasat yung mga nakapatong-patong na mga boulders dyan na parang mga biyak. Kaya para ma-sure natin or ma-confirm kung merong ngang detection, of course, atin na yan gagamitan ng ating mga tools and gadgets. Unahin ko ang gilid ng microscopic rock na mayroong dalawang arrow left and right. At ito yung bandang kaliwa. Okay, lumalayo muna ako. At estimated 4 meters galing sa bato ay mayroong detection. Okay, so ito, lumiko ang ating dowsing. At sa banda rito, yan ay mag-ikis na yan. At yan ay 5 to 4 meters papunta sa microscopic marker. At yan ang pinakasentro, ang tinusukan ng ating katiets. At atin yan i-confirm sa ating locator. Okay, mahina ang ikot, pero umiikot siya. Ibig sabihin ng mahina ay malalim or maliit na item ang nakabaon. Ngayon, finally, si Pendulum Man ay gagamitan niya ng pendulum yan, at sa nakita niyo ay umiikot na ito, ibig sabihin merong detection. And lastly, gagamitan natin yan ng ating acumeter, made in USA yan, hindi yan China, at merong history.
At dito magtapos na ang ating video, mga katiyats. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pag-subscribe at panonood sa ating videos. I'll see you on my next treasure hunting weekend. Maraming salamat sa lahat. God bless you all and may the fortune be with you.